maghihintay tayo. Next year eh, sa pilitan na. Diba? According kay President Duterte, kung siya tatanungin, gusto ko bago pumasok ang bata, meron ng vaccine. Pero hindi pa yun batas. So ano ibig sabihin nun? May programa na. Kaya sa kongreso natin, ipinapasok na ngayon yan, panukala na yan. Yung ID system natin, pasok na yan. Alam nyo ba ibig sabihin ng COVID? Maraming din nakakaalam nun eh, yung COVID. Certificate of Vaccination ID. COVID. Certificate of Vaccination ID. COVID. Dati ang pangalan niya ni NCOV. Diba? Yun ang unang pangalan niya. Biglang nag-declare ang World Health Organization na ang pangalan na nito ay COVID instead na NCOV. Bakit kaya? Kasi may plano eh. O kaya pinupus nila ngayon na pag nabaksinan ka, lalagyan ka ngayon ng ID. Ano yun? Microchip. Kaya ako, pag naibatas yan, sabi ko nga, at hindi nag-rapture, eh mid tayo. Or else, naiwan tayo kasi malamig pa tayo sa inunang pusa. Diba? Bilang Kristiyano. Diba? Baka na-rapture na iba, tayo naiwan. Hindi naman natin alam kung sino na yung ni-rapture. E di, kandidato tayo ngayon sa pugutan ng ulo. O, huwag na tayong tumakbo. Harapin na lang natin yung katotohanan. Bakit? Kasi ang mamatay kay Kristo, malaking. Ano? Diba, ganun yun? Kaya paghahandaan niya. Kaya yung sign na yon, sabi niya rito, pagkasabi nito, siya inakyat sa langit, samantala nakatingin sila sa kanya at natakpan ng ulap. Sa ulap, uling nakita si Jesus Christ, sa ulap din, sasalubungin si Jesus Christ. Yung sabi niya sa Thessalonica, ako ang sign niya. Sabi niya rito, mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na. Kaya nga yung mga namatay eh, mapalad sila. Namatay kay Kristo, mapalad yung mga yun. Oh. Paano yung mga hindi pa namatay? May problema yung mga lamig. Yung mga backslider. Yung mga walang commitment. Yung paisi-isi Christian, may problema sila. Eh kaya nga, bago sana mag-rapture, dapat mamatay sila para nun nakasama sa rapture. Eh kaso hindi eh. Kasi itetest ni Lord eh. Nang hindi kayo magdalamhati, sabi niya, tulad ng mga taong walang pag-asa, naniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos sa lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Itong aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, pagparito ng Panginoon, tayo mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng Arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit, bubuhayin muna ang mga namatay na nanalig kay Kristo, pagkatapos tayo mga buhay pa, ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamagitan ng aral na ito. O kaya nga, pagbabalik ni Jesus Christ, eh, hindi dapat nawawala yan sa preaching. Diba? O lalo na tayong nagsasuffer ngayon. O, darating na si Jesus Christ. O, meron tayong madalas na binabanggit, Maranata. Pagka Maranata naman ang binanggit mo salita, hindi lang basta sinasabi mo na malapit nang dumating si Jesus
Christ. Kundi ang sinasabi niya ay, come quickly, Lord Jesus. Sinasabi niya, ay bilisan mong dumating, Panginoon. Bakit kaya sinasabi niya ang bilisan? Kasi nga, grabe na yung kanyang pagdadalamhati. Diba? Grabe na yung kanyang pagtitiis. Kaya sabi niya, come quickly, Lord Jesus. Para yung taong naghihingalo na, sabi niya, Lord, kunin mo na ako.